Ang taong banal ay siyang kumukuha ng iyong kaluluwa at kalooban at ginagawa silang kanya. Kapag pinili mo ang iyong banal na pagkatao, ibig sabihin na isinusuko mo na rin ang iyong kalooban. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan na nangibabaw mula sa kawalan na kanyang pinagmulan. Naging monghe sa sariling paraan, humanap ng mga tagasunod at naghangad na makilala hanggang sa tuluyang mapalapit sa pamilya ng pinakamaimpluwensyang nilalang. Ngunit ang biglaang pamamayagpag ay hindi lang nakabuo ng maraming mga tagasunod, kundi nakalikha din ito ng napakaraming mga kaaway sa loob ng maharlikang mundong kanyang dinapuan. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran at trahedya sa buhay ni Gregory Rasputin, o yung tinaguriang Baliw na Monghe, ang taong hindi basta-basta namamatay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong nakaraang dekada, merong isang taong mabilis na umunlad sa lipo ng Ruso. Siya ay si Gregory Yefimovich Rasputin na isinilang mula sa di kilalang magsasaka noong 21 ng Enero taong 1869. Siya ay nagmula sa isang nayon na dinadaluyan ng Ilog Tura na isang lugar sa Siberia kung saan nagtatagpo ang mga hangganan ng Europa at Asya. Si Rasputin ay isa sa siyam na magkakapatid kung saan ang pito sa kanila ay maagang namatay na kung di man sa panganganak ay sa kanilang kabataan. Ano pat naging malapit siya sa kanilang bunsong babae na kapatid dahil sila na lang dalawa ang natirang buhay. Walang masyadong datos ang naitala kay Rasputin sa kanyang kabataan. Pero naniniwala ang mga historiador na si Rasputin ay wala ding formal na edukasyon na narating dahil iyon ang pangkaraniwang kapalaran ng mahihirap na pamilya sa Siberia noon. Maaga din siyang nasangkot sa pagnanakaw, naging laman ng mga lansangan at lulong sa mga bisyo. Taong 1886 sa edad na 17 anyos nang si Rasputin ay naglakbay patungong Abalak sa Russia at doon niya nakilala ang kanyang naging asawa at sila nga ay nagkaroon ng 7 anak. Ngunit tatatlo lang ulit sa kanila ang natirang buhay nang sila ay nagsilakihan. Ang pagtatrabaho sa bukid ay siya pa rin kanilang naging pangunahing kabuhayan noon. Nagsimula lang magbago ang kanyang buhay simula noong 1892 nang gumugol si Rasputin ng ilang buwan sa isang monasteryo na siyang maglalagay sa kanya patungo sa international na katanyagan. Ngunit siya ay nabansagan lamang bilang isang baliw na monghe. Sapagkat hindi kailanman sinunod ni Rasputin ang mga batas ng simbahan dahil ang mga taong pumapasok sa ganong propesyon ay kailangang isuko ang lahat ng kanilang buhay sa nakaraan at relasyon sa mundo upang maibigay ang lahat ng atensyon sa Panginoon. Pero iba si Rasputin. Patuloy ang kanyang pagbisita sa kanyang pamilya at pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga ito. Ang kanyang relihiyosong sagisag na sinamahan pa ng isang kakit-akit na kakaibang karisma ang nagdala kay Rasputin sa atensyon ng ilang mga kinatawan ng Russian Orthodox at pagkatapos ay sa mga matatandang miyembro ng pamilyang imperial na siyang daan nga para maipakilala na din siya kay Nicholas II at sa kanyang asawang si Alexandra na silang nagpapatakbo sa bansang Russia noon. Dinalhan niya si Nicholas ng isang santo at nagkapalagayan sila ng loob. Ang mag-asawang ito ay matagal na naghahanap ng maayos na tagapayong espiritual ngunit patuloy ang kanilang kabiguan. Pero pinuna ni Rasputin ang tungkuling iyon sa pamamagitan ng kanyang kakayahang basahin ang kanilang mga panloob na pag-asa at sabihin sa kanila kung ano ang nais nilang marinig. Hinikayat ni Rasputin si Nicholas na magkaroon ng pagtitiwala sa kanyang tungkulin bilang tsar at nalaman din ng asawa niyang si Alexandra na ang kanyang mga payo ay nakapagpapagaan ng kanilang kabalisaan. Pinagtibay palalo ni Rasputin ang kanyang relasyon sa mag-asawang ito na siya namang ikinagalit ng karamihan sa loob ng mga nakapaligid sa tsar na silang naunang nagiging bahagi at nagpapasya ng mga bagay-bagay para sa kanilang bansa. Pero lalo pang nakuha ng mag-asawang Nicholas at Alexandra ang loob ni Rasputin matapos nitong mapagaling sa pagdurugo ang kaisa-isa nilang anak na di nagawa ng sinumang doktor na tumingin. Palibhasay isang mongheng banal ang pakilala niya sa lahat. Marami din ang naniwala sa kanyang pagpapagaling na iyon dahil sinasabi nilang lumuhod lang ito sa paanan ng kama ng bata at pagkatapos ay nanalangin
ay gumaling na ang bata. Habang ang iba naman ang pinapaniwalaan nila ay gumamit si Rasputin ng katutubong gamot ng mga magsasaka na mula pa sa kanilang nayon sa Siberia. Patuloy na lumaki ang impluwensya ni Rasputin at naging mahalagang tao siya sa palasyo na naglilingkod sa mag-asawang Tsar. Ito ay sa kabila nang wala siyang formal na kaugnayan sa Russian Orthodox Church at siya ay nagsasalita sa lahat bilang sariling proklamang kinatawan ng mga magsasaka. Pero ang kanyang pag-uugali ay malayong malayo pa rin sa dapat ay larawan ng kanyang kinalalagyan ngayon. Dahil si Rasputin ay patuloy pa rin sa paglalasing, pakikipag-ugnayan sa mga kababaihan sa lahat ng antas sa lipunan. Mula sa mga prostitute sa mga kalye hanggang sa mga maharlikang nasa palasyo na siyang naging pinakamalaking iskandalo niya noon. Si Rasputin ay lumitaw na napakainit sa kanyang katanyagan na nagpapakita ng mga kamiseta na bordado pa para sa kanya na mula sa Empress at nag-aaya ng kanyang mga kaibigan at tagapaglingkod na palaging magtungo sa kanyang tahanan. Samantalang sa kabila ng mga pagtataksil na ito, ang kanyang asawa ay tila hindi naman nababagabag dahil siya mismo ang nagsasabing si Rasputin ay sapat para sa lahat. Noong taong 1905, binigyan na rin siya ng Tsar na si Nicholas II ng karapatang mamahayag sa lahat ng di nakukulong. Ang mga nakakatakot na kwento at alingaungaw ng impluwensya ni Rasputin sa rehimeng Tsarist ay kumalat hindi lang sa buong Russia, maging sa buong Europa. Ang mga malalaking tao ay napaniwalang si Rasputin ay nakatira mismo sa palasyo ng pamilyang imperyal. Nang pumutok ang unang digmaang pandaigdig, nakakapagbigay din si Rasputin sa Tsar ng mga payong politikal at gumagawa ng mga rekomendasyon para sa mga appointment sa mga ministro gayong siya ay estranghero lang sa palasyo. Ang mga bagay na yun ang lalo pang ikinalungkot ng mga piling Ruso dahil sa napakarami na ng mga naging tagasunod ni Rasputin noong mga panahon na yun. Nang mga sandaling si Nicholas II ay umalis para pangunahan ang mga sundalong nakikipaglaban sa digmaan, ang asawa niya si Alexandra at si Rasputin ang naiwang nagpapatakbo sa bansa. May kumalat pa noon na balita maging sa mga sundalo sa Eastern Front na si Rasputin at Alexandra ay meron ng matalik na relasyon. Sa pagpapatuloy ng digmaan, lumabas din ang mga kakaibang kwento gaya ng pagtataksil daw ni Rasputin sa bansa sa pamamagitan ng pagpapakalat niya ng epidemya ng kolera na mula sa mga mansanas na may lason na siya namang nakapagpapahina sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Ngunit ang lahat ng ito'y hinihinalang bahagi lamang ng pagpapabagsak sa kanya mula sa mga taong naagawan niya ng papel sa palasyo. Dahil simula na makakuha siya ng impluwensya, ay sunod-sunod na rin ang naging pagtatangka sa kanyang buhay. Ilang halimbawa nito ay noong 1911, nang ang isang pare ay naging bahagi ng grupong nagnanais sirain si Rasputin sa pamilyang imperyal, ngunit nabigo siya sa kanyang mga plano hanggang sa noong taong 1914, sa harapan mismo ng kanyang bahay nang siya ay binurdahan ng saksak ng isang babae na halos ikinamatay niya. Ang babaeng ito ay kilalang tagasunod ng naunang pare na nais magpabagsak kay Rasputin. Kritikal siya ng mga sandaling iyon ngunit kalaunan ay nakarecover habang nasa ospital. Pero ang pinaka-hater ni Rasputin noong mga panahon na yun ay ang mismong asawa ng pamangkin ni Alexandra. Siya ay si Felix Yusupov na siyang itinuturing na pinakamayamang nilalang noon sa kanilang bansa. Nakipag-alyansa siya sa iba pang may mga matinding galit kay Rasputin dahil naniniwala silang ang presensya niya sa palasyo ay isang malaking banta sa pamahalaang pinapatakbo ng Tsar. Ang isa sa mga anak na babae ni Nicholas na nasa digmaan ay nagtrabaho din bilang isang nurse sa kasagsagan ng kaguluhan sa Eastern Front. Sumulat siya sa kanyang ama at sinabing si Felix daw ay ayaw magpatala sa digmaan at siya ay talagang sibilyan na lamang na nakasuot ng kayumanggi na halos walang ginagawa. Isang lubos na hindi kasiyasiyang impresyon ang ginawa niyang iyon ang nakarating kay Nicholas II. Kaya't ang planong pagpatay kay Rasputin ang naiisip na paraan ni Nicholas para muling likhain ang kanyang sarili bilang isang makabayan at taong makapangyarihan na determinadong protektahan ang trono mula sa isang masamang impluensya. Ang paraang iyon ang naiisip niya dahil ang pagkawala ni Rasputin ay magbibigay kay Nicholas ng huling pagkakataon na maibalik ang reputasyon at prestihiyo ng monarka. Sa pagkawala ni Rasputin ay magiging mas bukas sa payo ang kanyang pinalawak na pamilya. 30 ng Disyembre taong 1916,
Pagkalipas ng hating gabi nang minsang imbitahan ni Felix si Rasputin sa kanilang mansyon sa pagsasabing makikipagkita doon ang kanyang asawa. Pagdating sa lugar ay inalok nila si Rasputin ng tsaa at cake para makakain, pero dilingid sa kalaman ni Rasputin ay nilagyan na pala nila ng lason ang mga ito. Sa una ay tumanggi siyang kumain, ngunit di nagtagal ay tinikman din niya iyon pati na ang tsaa. Pero nagulat ang lahat dahil nanatiling maayos si Rasputin at hindi tumalab ang lason sa kanya. Maya-maya pa ay binigyan naman nila si Rasputin ng alak na may lason din. Nakatatlong baso siya ng alak na yun, pero hindi pa rin nakitaan ng panghihina. Dahil sa sobrang inis ni Felix, dakong alas 2:30 ng madaling araw ay nagpaalam siya sandali kay Rasputin at nagpunta lang siya sa itaas ng palasyo kung saan sa isang kwarto doon na kanyang pinuntahan ay nag-aabang ang mga kasabwat niya. Kinuha niya ang isang revolver at sa pagbabalik niya kay Rasputin ay tinutukan niya ito, sabay sabing tumingala na ito sa krus at magdasal, sabay putok sa dibdib. Pagkatapos ay isinuot nila ang mga kasuotang gamit ni Rasputin bago bumalik sa kanyang apartment na tinutuluyan nito para magmukhang umuwi si Rasputin sa kanilang bahay, sakaling may makakita sa kanila. Ilang sandali pa ay bumalik na si Felix sa palasyo upang kumpirmahin kung patay na nga si Rasputin. Pero biglang lumakas ulit ito at inatake si Felix. Nagawa naman niyang makawala sa pag-ataking iyon at muling tumakbo pa itaas sa hagdanan at siya'y sinundan ni Rasputin. Ngunit naghihintay doon ang mga kasabwat nito kung saan muli siyang pinagbabaril hanggang sa tuluyang bumagsak sa sahig. Binalot nila ang katawan ni Rasputin at pagkatapos ay itinapon sa ilog. Ang pagpatay na yon kay Rasputin ay parang apoy sa bilis na kumalat kahit hindi pa man natatagpuan ang kanyang bangkay. Unang araw ng Enero nang matagpuan ang kanyang bangkay, pero muli itong napuno ng kontrobersya at pagtatalo. Marami ang nagsasabing namatay siya sa pagkalunod at hindi sa tama ng bala. Wala ring nakitang palatandaan ng lason sa kanyang katawan. Siya ay pumanaw sa edad na 47 anyos lamang. Ang kanyang bangkay ay pinaglamayan ng pamilya Shar kung saan hindi na nila pinahintulutan dumalupa maging ang sariling pamilya ni Rasputin. Nagplano pa silang gawa ng monasteryo si Rasputin kung saan siya inilibing. Ngunit noong buwan ng Marso taong 1917, ito ay muling hinukay at sinunog upang ang lugar na yun ay hindi na maging puok pa ng pagtitipon ng mga taga-suporta ng mga Shar. Dahil ito din yung panahon na bumagsak na nga ang kanilang rehimen dahil nga sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya na dulot na rin ng digmaan, ay nakalikha iyon ng panibagong revolusyon sa Russia. Ito ang bantog na Russian Revolution kung saan nanaig ang bagong naging pinuno nila, ang diktador na si Vladimir Lenin. Ang taong banal ay siyang kumukuha ng iyong kaluluwa at kalooban at ginagawa silang kanya. Kapag pinili mo ang iyong banal na pagkatao, ibig sabihin na isinusuko mo na rin ang iyong kalooban. Ikaw kaibigan, sa paanong paraan mo pinipiling magkaroon ng impluwensya? Ginagamit mo ba ang lahat ng iyong nalalaman upang ikaw ay mapalapit sa mga taong nais mong lapitan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!